Hi guys, magluluto tayo ngayon ng tuna pasta. Meron tayong kalahating kilo ng pasta. So yan yung White King's Fiesta. So gagamit din ako ng Century Tuna. Isang mataas tsaka maliit. Pero magkaiba sila. Ito ay flakes in oil. Tapos yung maliit naman ay hot and spicy. Gusto kasi kapag nagtutuna pasta ako, medyo maanghang. Then, gagamit lang tayo ng salt and pepper, pampalasa. Then, sibuyas para sa pagigisa. So, dalawang sibuyas yung gagamitin ko para mas malasa yung pagigisa natin ng sauce ng ating tuna pasta. Tapos, isang buong, ay hindi na pala siya buo guys. Ito, itong bawang na to para din sa pagigisa. So, yung papartnera natin ay, so, ito yung partner ng ating tuna pasta. Itong chicken. Yung nakita akong chicken kanina sa ref. Ayan. Lulutuin na natin yan. Ipa-fry natin yan mamaya. So, dito natin i-dip sa Tasty Boy. Pero bago yan, imamarinate natin ito mamaya sa kalamansi at patis para mas malasa yung ating chicken. So, yun lang guys. Bago natin imarinate yung ating chicken, hugasan muna natin. Kasi medyo frozen pa siya. Lasa natin may hindi. So, sa paghugas ng manok, huwag din natin masyadong tagalan o ibabad yung manok sa tubig. Kasi usually, pag binababad natin ng matagal yung manok, masyadong lumalansa. Saka natin yung madulas yung texture nung laman ng chicken. Kaya hanggat maaari, pag hinugasan natin, kaya hanggat tayo nakahandang pang sala. So, dalawang beses lang natin hugasan. Matanggal ng tubig, then mamaya imamarinate natin siya sa kalamansi at patis. So yun na nga guys, nakalimutan natin bumili ng kalamansi. So buti na lang merong puno dito ng kalamansi si Tito. So maghahanap tayo at mamimitas na lang. So ayan, meron itong isa, kunin natin yan mamaya. Tapos ano pa, ito. Ito, pitasin na natin to guys. Ayan. Pasok lang tayo ng slide. So, mas maganda naman itong gantong kalamansi kasi kita nyo naman, sobrang fresh at kapipitas lang. Ayan. So, kahit mga 6 na piraso or maka 5 piraso lang tayo, pwede na siguro. Pang marinate lang naman. Ayan. So, ito meron pa dito. So nagpaalam naman ako kay Tita Gina bago ako kumuha ng kalamansi na ayan. Wait lang. So yun, nakakuha tayo ng 6 na piraso ng kalamansi. So pwede na to pang marinate dun sa ating chicken. Meron na tayong kalamansi. Hiwain na natin. Then, isama natin yung balat sa pagpisa dun sa chicken. Para yung mismong flavor ng kalamansi ay lumasa dun sa manok. At mawala yung lensa nung manok. Ayan. So, napaka-fresh ng ating kalamansi. So, 6 na piraso lang. Then, lagyan natin ng konting patis. So, tansya-tansya na lang guys. Huwag natin masyadong damihan. Yan, okay na yan. So, yung patisin nyo, magsisilbing pangpa, lasa at alat dun sa manok. So, ito na yung ating chicken. Yan, pisain na natin itong kalamansi sa mismong
manok. Tapos lamasan natin ng ganyan. So, mas masarap kapag medyo matagal mo siyang imamarinate. Kasi talagang kakapit dun sa manok or sa karne yung kalamansi at patis. Ayan guys. Ganyan-ganyan ninyo lang. Ayan yung nandiyan yung malatong kalamansi. Pero syempre mamaya, bago natin ito iprito, tatanggalin din natin yan. Ayan. After natin matimblahan yung chicken, lagyan natin ng cling wrap, yung ibabaw, para mabalutan at makulog yung mismong manok. So, very helpful tong cling wrap guys kasi kapag may mga tira kayong pagkain, pwedeng ito nyo yung ipang balot nyo dun sa ibabaw para hindi siya lamawi. So, ito gamit na gamit din namin kapag nagmamarinate kami. So, yan. Make sure lang na walang singaw kasi lalagyan natin ito mamaya sa red. Naka-sealed na siya. Lagay muna natin guys sa ref tong ating minarinate na manok. Yan. So after natin mamarinate yung manok, i-prepare naman natin ngayon guys yung mga gagamitin nating ingredients para sa pagigisa ng ating tuna pasta. So meron ako dito ng dalawang sibuyas. Mas masarap kapag maraming sibuyas sa tuna pasta. Since medyo maaga natin na prepare yung mga gagamitin natin sa ating tuna pasta, so naisipan ko muna magpagupit. Kasi medyo mahaba na rin yung aking buhok. Tara guys, sambahan niyo ako magpagupit. Guys, nandito na tayo. Magpagupit tayo guys. Sisimulan na natin lutuin yung ating tuna pasta. So bago natin igisa, lutuin muna natin itong ating pasta. So una, magawa natin magpakulo ng tubig. Ayan. Ito ko siya lutuin guys sa medyo malaking kaserola. So pala natin pinulang lang itong pasta ang binili ko. Kasi ako lang naman yung mag-isa yung makakain. So yun,
kalahati na yung tubig. Pwede natin ito. Takpan natin. Isa lang natin. So sa pagluluto ng pasta, lagyan natin ng asin. Yung tubig. Para medyo may lasa yung pasta. Tapos, lagyan natin ng konting mantika. Para hindi magdikit-dikit yung pasta pag naluto. So, takpan natin ulit. Hintayin natin itong kumulo. Tapos, ilalagay natin itong ating fiesta pasta. So, yun na nga guys. Sa hindi inaasahang pangyayari, naubusan na tayo ng gas. Papadeliver na tayo. Takot na yan. Yan guys, naubusan na tayo ng gas. Buti mayroong magdi-deliver agad. Timing na timing. Ituloy na natin yung pagpapakulo ng ating tubig para sa ating pasta. So habang naghihintay tayong kumulo yung tubig, so simulan na natin mag-isa ng ating tuna pasta sauce. Lagay tayo ng mantika. So ito yung gamit natin mantika guys. Yung golden pesta, canola oil. Ayan. Hintay lang natin uminit yung ating mantika. Tapos, lagyan natin itong bawang. Lagyan natin ng bawang. So, lagyan natin yung sibuyas. Tapos, ito yung ating gagamitin tuna, century. Isikan open. Tingnan natin. Lagyan natin ng konting tubig. Halukin muna natin ito guys. Ayan ba? Lagyan natin ng tubig para sabaw ng bangkit. Istiplahan natin ang pamintang durog. Haluin natin. So, ganito lang kasi ito guys yung pagluluto ng sauce ng tuna pasta. Ginawin natin ng salt, iodized, ang gagamitin natin. Ayan guys, simpa na. Pahinaan lang yung apoy para hindi masulog yung pinaka-sauce. Sinis na ang kulo na to. Lagyan na natin itong pasta.
Ayan, saluin lang natin. Tapos, medyo lumalapit na itong, lumalapit na itong sauce natin. Tikman natin, guys. Ayan, mayroon siyang konting amang. Lagyan natin ng konting asin. Tapos, mamaya pa rin natin itong patayin. Ayan yung ating sauce. Since naluto na natin yung sauce, set aside muna natin. Ang next natin na lalutuin ay yung chicken. So medyo matigas pa yung ating pasta. So halu-haluin muna yan para hindi magdikit-dikit at masunog yung ilalim. Make sure na merong mantika at asin, guys, ha, para may lasa at hindi magdikit-dikit yung pasta natin pag naluto. So, takpan natin ulit. So, naluto na yung ating pasta. So, tanggalin natin siya sa tubig para hindi malabsak. So, tanggalin na natin sa tubig yung pasta. Bukan natin ito. So, make sure na mayroong running water. I-set aside muna natin tong naluto nating pasta. Ang next natin ay pagpiprito ng manok. So ito yung gagamitin natin chicken breading para sa ating fried chicken. So ilagay muna natin dito sa isang lalagyan. So ilalahatin natin ito, guys. Kasi kukunti rin naman. At wala na rin tayong paggagamitan. So nailabasan natin, guys, yung manok sa ref. So bago natin ito i-fry, lamasin muna natin ulit. Tapos, yan. Tapos tanggalin natin yung mga balat ng kalamansi. Kasi baka mamaya kakasama to sa pagpiprito. Okay, tigain muna. Tsaka yung ibang ito. Ayan. So check natin, guys, kung mainit na yung mantika. Ayan, medyo mainit na. So, unahin natin yung malaking part ng manok. Dito lang siya. Okay.
So guys, pag natutuwito ako ng manok, pinutusok-tusok ko yan para mabilis maluto at sure na yung loob ay dutulo. Gusto na ba kung hindi dyan? Pag tumusok nyo, minalabas ng mga dugo. Tulad nito. Ito na itong ating mga chicken. Pangayin na natin. So, dyan daw na siya. Habang niluluto natin guys yung last batch na chicken, i-mix natin itong pasta dito sa sauce. So huwag natin ilalagay lahat yung pasta kasi baka mamaya makarami yung pasta, makulang naman tayo din sa sauce. So konti-konti lang tapos haluin natin. Pagpunta natin ng konti. Yan guys. Halong-halo na yung ating tuna pasta. Sarap. Amoy na amoy mo yung pagka hot and spicy ng tuna. So mga kabutong. After natin ma-mix yung sauce sa pasta, ita-transfer na natin to sa plate at kakain na tayo. I-transfer na natin kayo sa yung chicken. Tapos lagyan natin ng salt. So ready to eat na to guys. Una ang ating pasta at chicken. Sarap. Siyempre guys, hindi mawawala yung ating drinks since napakainit ngayon. Ang sarap ng Four Seasons. Guys, shake muna natin. Marinas naman yung kamay ko. Sarap.
ating drinks. Tama-tama ngayon tag-init. Alap. Four season. Makaluto na tayo guys ng ating tuna pasta. So yun guys, nakaluto na tayo ng tuna pasta with fried chicken. Sarap. Kain na tayo. Lasang-lasa yung pagkakamarinate namin ngayon na. Sarap. Wait lang guys, at may nabili. Happy home. Chicken. My favorite part, wing part, tsaka leg part. Guys, kain. Yeah, malap. Guys, ang sarap. Lagyan natin ulit kasi pagdating ko na. Ayan. So, kukuha tayo ng paminta. Lasang nasa yung tuna. Stop guys, kain po.
yung chicken. Thanks God it's Friday. Guys, busun na natin ito. Thank you.
gusto natin. So as usual guys, after natin magluto at kumain, ang daming ligpitin, ang daming pagkasin, ang daming isik. So samahin pa rin ako sa